Eh, paano po kung magkaroon kayo ng di pagkakaunawa ni Tito Joe? Huwag niya akong hamunin. Dahil kahit lalaki siya, hindi ko siya aatrasan. At huwag niyang ipapagyabang sa akin na siya'y pulis at may baril. Dahil papatula ko siya. Alam niyo, auntie, kung sa bagay nga, palagi ko tingin ko lang dyan kay Uncle Joe, walang nakakatapat eh, kaya sobrang yabang. Paano nga ako palang gagawin yun para kalabanin siya? Gawin niyo ang lahat ng bagay na tinututulan niyo. Pag umangal, turo niyo ako. Tingnan ko lang ang tigas niya. Morning, Uncle Joe. Morning. Teka. Teka. May lakad kayo. Bis na bis yata kayo. Pupuntahan kasi namin yung kay eskwela ko eh. Tinawagan niya kasi ako kagabi. Sabi niya, mamamasyal daw kami. Manonood ng sine. At saka, ano pa nga yung karot? At kakain sa labas. Yon, yun ang pinakapaborito ni karot sa lahat eh. Kahit hindi kayo nagpapaalam sa akin. Mukha yatang nakalimutan niyo na ang mga regulasyon ko. Habang wala dito mga magulang niyo na walang aalis ng bahay na hindi humihingi ng permiso sa akin. Kaya nga, eto na nga, nagpapaalam na kami, ano pa? Eh, paano kung hindi ko kayo sinita? Eh, nakita niyo yung mga nandito? Alam mo, Uncle Joe, kasi nagpaalam na ako kay Auntie Marina kagabi pa. Ngayon, pinayagan naman niya kami ni Carol. So, I think hindi na kailangan magpaalam pa sa'yo dahil may permit na kami kay Auntie Marina. Ah, ganun. Sa lagay pala, kahit hindi ako pumayag kung okay sa kanya, okay na rin sa akin. Ganun ba? Bakit, Uncle Joe? Hindi ba iisa ang desisyon niya ni Auntie Marina? Alam mo, basta't sa kaligtasan niyo, walang makikialam sa akin. Ako ang magdidesisyon. Ha? Ngayon, kung magpapaalam pa rin kayo sa akin ngayon, ang sagot ko, hindi. Hindi. Walang aalis. Ganyan. Eh, Kirwin, ayaw lang naman naman kasi ng away. Eh, pinag-iinitan na naman kami ni Clara. Mas lalo na si Iris. Oo, oh, Kirwin, mabuti na siguro yung wala kami dito eh. Para hindi siya nababad trip. Naku, sa tingin nyo ba eh, papayagan kayo ni Tiniente? Eh, nandiyan pa naman si Ma'am Marina. Naku, pagagalitan lang kayo nun. Tsaka, bukas ililipat na tayo ng bahay, tapos dun pa kayo aalis. Eh, Kirwin, kapag hindi kasi kami umalis, baka mapahawi lang kami kay Clara. Akala niya hindi namin siya papatulad. Di ba, Eris? Ayoko naman talaga gawin to eh. Kaya lang, hirap na ako sa pakikisama kay Clara eh. Ginagawa naman namin lahat para mapalapit lang sa kanya. Pero hindi nagbabago tingin niya sa amin eh. Daig pa namin ang pulubay pag pinagsabihan eh. Naintindihan ko kayo, Iris. Kaso, kung umalis naman kayo dito, wala naman kayo mapupuntahan eh. Tsaka kung magpag-alagala naman kayo sakali, baka mapahamak lang naman kayo. Eh, Kirwin, kinamara naman kami pupunta eh. Naku, Jepoy. Hirap na nga sa buhay mo ngayon, tapos doon pa kayo pupunta magpapaampun. Naku, Lisla ha, huwag na ninyong ituloy yung binabalak nyo. Ako na ang nakikiusap sa inyo. Okay. Kausapin natin si Tiniente Lamera para
sabihin niyo yung problema niyo sa kanya. Tapos, siya nang bahala sa inyo. Okay ba? Ha? Eh, kailan ba alis natin kung sakasakali? Mga ilang araw tayo doon. O sige, di pag-aaralan ko itong mga papeles na ito. Oo, mamaya din lang. Eh, malalaman mo na kung ano magigilisuta, kung matutuloy tayo o hindi. Oo, alam mo naman ako, pagdating sa business eh, lagi ako interesado. O sige, okay. Okay, sige, bye-bye. Kinukusap mo si Mr. Flores? Oo. Inuulit ako na pasukin ko na rin yung negosyo ng palayas na. Oh. Bakit hindi yung pasukan? Dutan, sinaswerte ka naman eh. Tato, baka dyan ka rin tumibaha. Oo nga. Hindi yun ang problema eh. Problema, may biyahe pa ako sa Davao. Oh! Eh, anong problema ron? Di sasama kami ni Bertin kung gusto mo. Ang kaso nga, pag sumama kayo, di walang tatao sa negosyo natin. Tanggapin mo na. Dutan, landa naman si Sunyo. Kami na lang bahala dito. Siya nga naman! Pagka kami sinama mo, wala kang kaproblema-problema. At saka, ba't nag-aalala ka eh? Kaya-kaya naman namin i-handle yung mga dapat na ayusin dito ha. Kami bahala rito. Hindi yun ang problema sa inyo. Ano ko ibang naiisip eh? Alam ko na. Kung sino? Si Risa, no? Eh, di isama mo ron. Para wala kang iniisip pagdating mo doon. Di ba, Simeon? Oo nga! Gito gawin natin ha. Pasyalan natin mamaya. Ngayon, pagka pumayag siya, o di bahala ka na? Ayun naman pala eh. Approve pala kay Bayo eh. Di okay lang, di ba? Natuloy ako sa biyahe ko, kaya na munang bahala sa negosyo natin. Ayoko lang maulit na may nakapasok sa atin at pinaglakawan tayo. Ngayon, kung meron mang magtatangka ulit at mahuli niyo sa akto, huwag na kayo magdamag-isip. Parilin nyo na. Bakit? Anong problema dito? Eh, kasi auntie ito eh. Si Uncle Joe. Ayaw kong payagang umalis eh. Bakit hindi mo sila pinayagang umalis, samantalang binigyan ko na sila ng permisong umalis? Joe, alam mo, alam ko na tayong dalawa ang pinagbilina nila Arnira at Amante dito. Pero hindi natin pwedeng tratuhin ang mga bata na parang robot na kung kailan gustong susian ay saka lamang kikilos. Ano ba gusto mong palabasin? Na ang desisyon mo ang dapat masunod at hindi ang sa akin, ganun ba? Tapos ka na ba magsalita? Napakayabang mong pumorma. Akala mo kung sino ka umasta. Kung sa inaakala mong masisindak kami sa pagiging pulis mo at sa baril mo, nagkakamali ka. Magsalita ka! Sumagot ka! Paano ako makakapagsalita? Eh, ay tumigil yung bibig mo. Ha? Okay. Totoo sinabi ng mga to. Hindi ko sila pinayagan. Pero tinanong mo na ba sa kanila kung anong dahilan kung bakit hindi ko sila pinayagan umalis? Ha? Bueno, para malaman mo, itong dalawang to ay minsan ang kinidnap. O baka gusto mo namang ipaliwanag ko sa'yo ang buong detalye para maglinaw ang isip mo kung bakit ko niinigpitan ang mga to. Ano masasabi mo? Ha? Sige, magsalita ka. Hindi ko alam na may nangyayari palang hindi maganda dito, kaya kayo hinihigpitan. Matagal na naman yun, auntie. Alam niyo, ginagawa niya ng alibay yan para mapanindigan niya yung desisyon niya na huwag kami palabasin ng bahay dito. Tama si Clara. Matagal na naman ho. Wala naman akong napapansin na umaaligid-aligid pa rito. Eh, pero hindi naman natin masisisi si Tito Joe kung sakaling naging mahigpit siya. Eh, kung may masama nga naman mangyari, siya ang sisisi ng daddy mo.
Alam mo, Carol, kung palagi na natin iisipin na may panganib, wala na. Palagi lang tayo nandito, nakakulong sa bahay. Gusto niya, sundan niya pa tayo para matiyak niya ligtas tayo. Arte niya naman. Huwag na muna nating pagtalunan ang mga bagay na yan. Aminin na lang natin na sa ngayon may punto si Joe, kaya niya ginagawa ang lahat ng ito. Pati pala sa'yo, Lenita, ay may nagtatangka sa buhay mo. Naku, ma'am. Mula ko nang matira ako dito, wala naman hong gumugulo sa buhay ko. Natigil na ho yun. Marami pa akong hindi nalalaman tungkol sa mga nangyayari sa bahay na ito. At gusto ko munang malaman ang lahat. Sa ngayon, huwag na muna nating kontrahin si Joe. Pinapakiusap ko na pagbigyan na muna natin siya. At atupagin na lang muna natin ang paglilipat ng bahay. Kaya't yung mga personal belongings nyo ayusin nyo na dahil bukas ay lilipat na tayo. Clara, iha, huwag kang mag-alala dahil aalamin ko kung ano talaga ang pagkatao ng lalaki mo. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Ikaw ba yung ipinalita sa akin ni Caroline? Balak mo nga bang umalis dito? Para sana maiwasan yung makipag-away kay Clara. Baka ko kasi hindi ako makapagpigil eh. Papatulan ko pala. Bakit? Ano bang ginawa sa inyo ni Clara? Sobra na po kasi yung mga sinasabi niya sa amin ni Iris. Kesyo, palamunin lang daw po kami dito. Patay gutom. Para bang lobby kami pagsabihan niya? Alam naman po namin ampun lang kung kami dito. Kaya pakain. Kaya dami tayo pinag-aaral. Pero sinisikap naman namin tumbasan yung ginawang kabutihan sa amin ng magulang niya. Kaya alam ko, kahit anong pasensya ang gawin ko, hindi ko na ako kaya. Hindi na ako makapagpigil eh. Ito na lang siguro ang magandang paraan para makaiwas sa gulo. O umalis dito. Naiintindihan ko ibig niyong sabihin. Kaya lang, bakit bigla-bigla naman yata ang pagdidesisyon yung umalis dito? Alam niyo namang wala dito ang siramante ninyo, mga umampun sa inyo. Alam mo, kahit nasa akin ang pagdidesisyon, hindi ko madidesisyonan yan dahil iba na to. Ang ibig niyo po bang sabihin? Hindi niyo kami papayagan kahit alam niyo na po ang dahilan? Jeffoy, Eris, ako na ang makikiusap sa inyo, ha? Pagpasensya niyo na si Clara. Kahit na ano pang gawin niya, huwag niyo na lang siyang patulan, huwag niyo na lang siyang pansinin. At hayaan niyo. At pagka dumating dito ang seramante ninyo at saka ang Mama Almira ninyo, makakarating sa kanya. Sasabihin ko lahat ang nangyayari dito, okay? Sa akin po, okay. Ewan ko lang po kay Eris. Alang-alang mo sa inyo. Hindi na ho kami aalis dito. Hindi naman kung ganun. Hayaan nyo. Sisitahin ko rin si Clara sa tukol sa sinumbong ninyo. Sobra na talagang pata niya. Owa, diba, anong say mo? Sige, ihataw mo. Sige, ihataw mo. Owa, diba, anong say mo? Sige, ihataw mo. Ihataw mo. Ay, ang kumari kong maganda! Naku, Mari. Nakakalakad ka na pala ng malayo? Mm-hmm. Nag-iisa ka lang? May kasama ako. Asan? Ito ah, tungkod ko. Ang Mari ko, marunong ka na magpatawa ngayon ah. Mm-hmm. Sa bagay, tama yan. Maglibang-libang ka, no? Hindi yan lagi kang nagmumubok at nagkukulong sa kwarto mo. Mm-hmm. Para tuloy, Mari, ma-practice na rin niyang mga kamay at paa mo. Nasaan nga pala si Mara at Karen?
May deliver sila sa ano, sa mga paninda. Tapos tingin sila sa palengke. Kung may pwesto dahil gusto namin ulit magtinda eh. Bakit, Mari? Kaya mo na bang magtinda uli? Gaya nga ng sabi ni Gary, hindi naman ako inutil para hindi makapaghanap buhay eh. Tama yan, Mariko. Pero huwag mo namang masyadong pupwersahin ang sarili mo, ha? At baka mag-collapse ka na naman. Eh, Mari, ano nga bang dahilan ng pinunta mo dito? May kailangan sana ako lagi eh. Kakapalan ko na mukha ko, ha? Dahil talagang kailangan kong tulong mo eh. Anong tulong? Mahiramin mo ako ng puhunan, laging. Kasi gusto kong magtinda ulit sa palengke eh. Pwede mo ba ako pahiramin ng perang may pupuhunan? Naku, Mari! Pasensya ka na, ha? Sa iba ka nalang lumapit. Eh, sa iba na lang, kasi wala akong may pauutang sa'yo, eh. Bakit naman ganun-ganun na lang kung mawala naman ang tiwala niyo sa akin? Eh, dati na naman ako tumutulak at wala naman tayong problema, di ba? Ano ba naman yung pagbigyan niyo ako ng isa pang deal? Eh, para mapatunayan ko naman sa inyo na may swerte pa naman ako. Kung ayaw mo, hindi huwag na lang, ha? Ay, ang ayaw ko sa lahat, yung namimilit ako eh. Kumusta ba yung nilakad niyo? Eh, kung boss, may nakuha kaming trabaho ni Negro. Pero ang gusto eh, ikaw ang trumabaho eh. Oh, yan! Kita nyo na? Sabi sa inyo, may nagtitiwala pa sa akin eh. Di ba? O ano ba yan? Magkano ba? Ba, malaki boss. Sa una nga eh, yung bayad siya, 50 mil agad. Pag nadali mo yung misyon na bibigyan nila sa'yo. Misyon? 50? Ano bang tatrabahoin at pamisyon-misyon pa? Eh, delikado nga lang boss. Pero pagkakwartahan. Tanggapin natin. Ano ba yun? Eh, kung boss eh. May ipatutumba sa'yo. Gagawin ka ng hitman o hard killer.